At dahil nga mainit kayo, teka, maingay ito, dito maririnig. At dahil nga summer ngayon dito sa Antwerp, it's like ilang degrees? 27, 30 degrees? 25 degrees mainit. So, nag-decide kami pumunta sa Ostend Beach na merong mga sand castle, sand structures, di ba? Tanghaling tapat, guys! Tanghaling tapat. Maga, susuguri. Asin kami ng katawan. Lagi talaga gulot. Tama! So from Central Station, we're gonna ride one train heading to that direction. But nakuha namin ticket as yung may transfer. So two trains bago kami makarating sa Ostend. So one, two, three, go! Tara! Okay, so after 2 hours from Antwerp, karating kami dito sa Ostend. We're now at the outside part ng Ostend Central. And we're gonna ride one tram heading to the beach mismo. Pwede naman siya lakarin, just 9 minutes pero walk. Tamad na akong pero tamad kami. At napaka-init. It's like 30-something degrees. Sabay-sabay kami so, maliligo ng mga tao na to. Yeah, ang daming magbe-beach din ngayon. Siguro naiinitan din sila. So kasalukuyan na po namin binabaybay itong bay. Kami po ay magpapatay ng tao. At kasalukuyan na po namin binabaybay ang daang ito papunta sa ating sand sculpture. Saan ba yun? Hindi ko nga alam eh. Nahanap to. Tagal na naman itong gagawa-gawa ng mga buhangin na hindi mapakita. Yeah, maganda oh. Tumawid lang talaga kami sa kabila. Sobrang init, guys. Sobrang init, tumawid kami sa kabila kasi 3 years ako nagpapati. Sayang yung pinaghirapan namin ilang taon dito. Sila tuwan-tuwa kami, lungkot na lungkot eh. Init. Ayun, maganda. So ayun nga, kasalukuyan na kami naglalakad dito sa bay at naghahanap lang kami ng mapapwestuhan because it's really crowded, sobrang dami ng tao. And napaka-init din, wala man lang shades, walang puno at maraming stress balls. Oo, ang daming bumper dito. Daming bumper. Mga humps ba, mapapatid ka. Ano na, ay, pamura ka talaga ah. Busog na busog ka kami. Ayaw na nga namin mag-swimming eh. Tubig na lang, tubig. May pantulak na kami. Ay, may pantulak na kami. So yun, napakaraming tao. Ang hirap maghanap ng pwesto dito. Ayun nga. Wala rin yung sand sculptures na hinahanap namin. Siguro nasa may bandang dulo yun, tol, no? Baka dun sa bandang dulo meron. So, yung dulo nito yung wala ng tubig. Sinususog lang namin at hinahanap namin yun. So, update namin kayo mamaya. So good. Mag-swimming!
Swimming! Yuuu! Dagat na! So, pasensya na kayo guys kung may mga nakita man kayong hindi ka nais-nais sa inyong paningin. But, really, ang tagal-tagal ko nang hindi nagsiswimming sa beach. That's all. Ganon ako kay girl. Alam mo, parang akong bata na nagtatampisaw, naliligo, naglalalangoy sa dagat. And it's really, really good. Napaka-refreshing ng tubig. At sobrang init sa una, yung paglalakad namin from the station up to this place, it's really hot. I mean, really, really hot. Parang dun pa lang, sunog na kami. But it's worth it pagdating mo sa tubig because it's refreshing, malamig, and really, really good. So, swimming muna ako, guys. Diyo muna kayo. Lahoy! Ay, ginagawa mo! Lahoy na! Mag-live tayo, dagat! So Austin Beach is really one of the most visited beach here dito sa Antwerp. Actually, hindi ng Austin, may two beach pa na medyo bandang dulo siya. But ito nga yung pinakadayuhin kasi this is the much easier access and mas malapit sa Antwerp. So this place, alam mo, hinahanap namin yung sand sculptures na posted sa Google, but unfortunately we can't find it. We don't want to use our remaining time para hanapin yung sand sculptures na yon because marami pang pagkakataon para doon, di ba? So anyways, I'm enjoying the beach currently. Napaka daming tao, crowded, literally like feel like California, alam mo yon, yung beach sa US. But it's really amazing place. I mean, there are still some spots na pwede mo pang punta-puntahan dito at bakante pa ko konti pa yung tao. And na-miss ko to, sobrang na-miss ko to. I haven't been doing it for almost like 3 years na. That's why, alam mo naman, taong gala tayo. At isa na sa mga gustong-gusto natin puntahan is really the resorts and the beach. Okay, so pati ang pet ko guys kasi walang banlawan. shower lang hangin dun sa pinakakigul. Anong kigul? Okay, so we're heading back to the main station na, pero kakain muna kami. So initially ang gusto namin is sana sa bar mag-chill nga lang daw. Kaya lang nakita namin kanina yung mga street foods nila na seafood. So, sabi ko, try kaya namin yun. Kasi bihira lang din naman kami dito makapunta. So, why not taste it, diba? So, it's just near sa main station ng Austin. Probably like 3-5 minutes walk. Yung buhangin pumasok sa poet. Okay. So, maganda naman yung beach eh. Ang problema lang namin, wala lang talagang bihisan. Yung mga guys dyan, nandali. Ay, tayo yung ano ko. Yung mga muscles namin makikita, kaya kailangan talaga namin ng bihisan dito. But you can rent a cottage kung gusto nyo nang may parang bubong, may cottage silang available. So try to visit this sometime. Guys, nagsinungaling ko yan, sabi pupunta doon ng sun sculpture, hindi naman pumunta. So na-discover namin na napakalayo pala ng sun sculpture dito, it likes 10 kilometers. From balak dito sa ano, balak sana namin lakarin, binabaybay lang namin yung dagat, wala talaga kami matanaw na sun sculpture. Oh, mayroon lakar lang, makatiyampit mo. So from the train station, ride kayo ng isang tram. Anong stop yun? Bro, ano? Middlekirk tram stop, at yun yung sun sculpture. Hindi na kami pumunta kasi ano na, medyo kulang na kami sa oras. Kakain na guys! At mga gutom na rin kami, di ba? So tara na, kumain tayo. Ano na?
Okay, so currently nandito kami sa isa sa mga food stalls dito. Yung mga pika-pika, yung mga street food nila. It's almost like, ano, mga seafoods. And then trinay namin yung sikat nila na parang susok na... Susok ba ang tawag dito? It's like a seashell na with soup. I took the spicy one because my hilig ako sa spicy. And then they've tried the different options such as surimi, shrimp. And some buro nila, yung hollandaise na fish. So, it's good. At dahil nga mga inaantok na kami, we're now currently at the Ostend train station and we're heading back to Antwerpen na. Mga pagod na pagod at antok na antok. Pagod na, talaga. So, we're just waiting for the train to arrive. And pagdating sa Antwerp, wala nang pake. Pagdating sa train, wala nang pansinan, tutulugan na lahat. So, until then, sa mga susunod na kagala, mga kagala, and we're gonna see you soon.